Magandang araw sa inyo mga kababayan at welcome back ulit sa ating channel. At mayroon po tayong pag-uusapan sa ngayon mga kaibigan. Ito po ay patungkol mostly. Tayo pong nandito sa Saudi Arabia. Tayo po ang concern ngayon dito mga kaibigan sa paksang ito. Dahil ito po ay kaugnayan po doon sa ating certification about po sa ating mga vaccine. O naka first dose o naka second dose ka na. Ito po yung pag-uusapan natin. Anyway, yung akin po ay naka first dose pa lang po ako. At saka alam ko sa trupa ko rito sa kumpanya namin ay mostly mga first dose lang po ang kanilang natatapos sa ngayon. Dahil bago lang po na implement talaga yung urgent na po na magkaroon na yung vaccine ang lahat ng mga expat dito. So ang pag-usapan natin, yung ating pong records doon po sa ating pagbabaksin. Well, anyway, yung akin po ay naka-vlogs po yun. Yung tungkol sa pag-first dose vaccine ko, mga kaibigan. Nagsimula po ito ng even sa pag-apply ko pa lang sa pagbubok para sa aking registration for first dose vaccine. Naka-vlogs po yun. Dito po sa channel kong ito. So ito ngayon yung pag-usapan natin, yung mga records natin ng ating first dose vaccine, mga kaibigan. Dahil ngayon, basihan muna natin yung mga nakaraan. Nung una, hinahanap talaga yung ikama. Nung nagkaroon ng itong pandemya, mga kaibigan, ay naglunsad yung mismo yung Saudi Gov. Magkakaroon ng isang Arabic application, yung pong tawakal na, mga kaibigan. Mayroon pang isa yung tabaod. Well, anyway, di, parang accessories lang yon. At saka itong huli, mga kaibigan, ito yung sihate. Yung sihate po, yun po yung tungkol sa ating vaccination activity na ginaganap dito mismo sa Saudi Arabia, mga kaibigan. At yung mga nagkakaroon na ng mga first dose vaccine, mayroon na po tayong confirmation kung halimbawa sa akin ay May 1 nung nagpavaccine ako first dose. Sabado po yun, mga kaibigan. May 1, 2021. Itong taon na ito, siyempre. So, after that, mga 2 weeks, probably 14 to 15 days ay nagbabago na po yung kulay ng ating tawakal na QR code, mga kaibigan. Dati normal lang na magiging green siya. So pagka nagkakaroon tayo ng first dose vaccine, magiging kulay green na siya. At nakalagay na rin po dito na first dose completed, already done first dose. So nakalagay na rin po doon sa ating tawakal na, mga kaibigan. So in as much as possible na hahanapin din naman natin yung result na yun sa ating vaccine dito sa isang application, mga kaibigan, na tinatawag na Sihate. So ito yung Sihate, nandoon na po yung records natin, mismo yung medical report na sinasabi sa ating first dose vaccine, mga kaibigan. Nandoon na po yung detalye, pangalan, ikama number, etc. At yung brand ng vaccine na ginamit. Yung sa akin po ay Pfizer, BioNTech, mga kaibigan. So yung second dose na yan ay siyempre Pfizer pa rin. Mga paps, hindi naman po pwede maghalo-halo yan eh. Kung AstraZeneca, yung second dose na dyan para sa iyo ay ganun pa rin, AstraZeneca. So ito yung resulta ng ating pagkakaroon ng vaccine. Ay nakarecord po yan, mga kaibigan. At nakalagay yan doon sa ating Sihate. Nandun yung detalye, yung medical report na sinasabi. Nandun po yung mga square option na nandun. Pipindutin lang natin yung mismo yung nakalagay doon na medical report. So paglalabas na po yung medical report, nababasa po dyan, mga kaibigan, pwede rin po nating i-print yan or ating document files natin, hard copy. So yung pong nasa ating mga mobile phone ay mga soft copy yan, mga nasa system po yan, mga kaibigan. So, hindi po sapat yun, mga paps. Kulang yan. Yung makikita natin yung medical report, kulang po yun. Kung nakikita po nyo sa ibaba, yan, mga kaibigan, mayroon pong QR, ano ba tawag yan? Yung may mga guhit-guhit na ganyan, na may square. Mga paps, QR ba yan? Parang barcode siya, pero square lang po siya. Ano bang exactly tawag dyan, mga kaibigan. Nandudo po yun sa ating medical report result, nasa Sihate po. Mayroon doon sa ibaba na black na may mga guhit-guhit na ganyan, parang labyrinth. So, para makuha po niya to, kulang po yan, mga kaibigan. Dapat talaga mayroon tayong certification na tayo po'y vaccinated one dose. So, para makuha natin yung certification,
Mismo galing po sa Ministry of Health po yan, mga kaibigan. Meron pa ping, meron din po yung logo na yan sa Ministry of Health. So, palakihin natin yung parang barcode na nasa ilalim ng ating medical report, mga kaibigan. Palakihin natin yan. Sabay i-scan natin yan. Pag na-scan natin, lalabas yung link niyan, mga kaibigan, na sabay pipinutin mo, lalabas doon yung ating certification na galing po sa Ministry of Health. Atin po yung i-screenshot. Isa rin po yan sa dokumento. Kasabay na po na yan yung ating medical report. Karugtong po yan. Certification mismo na tayo po ang ating pong result ng ating medical report ay eksakto. Ayon po sa kanila. Kasi galing din po sa kanilang site yan, mga kaibigan. So, i-screenshot natin yan, yung certificate na yan, para magamit din po natin ang ating ipiprint sa ating dokumento. Sama na natin yan sa ating mga dokumento sa ngayon. Dahil kailangan po yan, mga kaibigan, as a proof. Yan po, hard copy din po yan. So, bukod sa medical report, ipiprint din po nyo yan. At i-scan niyo yung nasa ibaba. Lalabas din po yung mismo yung certificate. Galing din po mismo sa Saudi Gov. Yun po ang isa sa ating magiging dokumento na. So, I hope na nakapagbigay ako ng konting impormasyon tungkol po dito sa ating medical report na meron po palang kasama certification yan. So, thank you for watching and have a nice day.